Padre Jesús Nazareno, dinaran al canamin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni lulu alati canamin. Inang Panginoon, bawit ang kagalakan. At ang paaya ay ang mera. Iba ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Simulan natin ang maringal na pagdiriwang na banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Lahat naging makulong ng buhay sapagat nilalakuhan natin upang makapiling ang Diyos pagpagtibay at upang pagtibayin ang halaga at kahulugan nito bilang sangkap ng ating pang-araw-araw na buhay. Magpapalan, pagpapala ng Diyos na huwag maghari sa ating puso't kalooban, kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, kailan pa ba tayo makakatikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay meron na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedilyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises.
Itinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganitong kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Sa nakukuha ng karne para sa ganitong karaming tao, hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin nyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon. Ngayon din kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ng Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa akin na pupuot ay magsisiyo ko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y pinapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sumaiyo rin ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na daladala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang angpok na po ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa." Sabi ni Jesus, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito." Sabi niya, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipo ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay.
may 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Makapanalig ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kumusta po ang buhay-buhay? Napakabilis ang takbo ng mga araw, hindi po ba? At ngayon, pagdiriwang natin sa buwan ng Agostong ito, ang napakagandang pinapaksa ng kabutihan ng Diyos at ang pagpapalang handog ng buhay ng Diyos para sa lahat. Ito yung pakabuang ibig sabihin ng ating mabuting balita na ipinakita muna sa unang bahagi nito. Ganito ang pagpapala ng Diyos. Magdadalang habag at awa ang Diyos para nang sa gayon mapagtanto ng tao, God is really a good provider. Litin natin maigi kung ano yung unang nilalaman nito. Madas ko pong pinalipaliwanag ito na talagang ang dalang awa ng Diyos ay talagang nararamdaman niya ang hirap, pasakit, kalungkutan, kapigatian at ano pa mang hirap sa buhay ng mga tao. Sapagkat ganong pagkaawa ng Diyos na mismong siya nakadarama, ito ang magtutulak sa Diyos upang gumawa ng paraan para maibsan o hanggang sa mawala ang tinitiis ng paghihirap ng tao. Yan ang ibig ng Kristo na mabigay daan sa mga tao ang kanilang damdaming pagkaawa sa isang sa mga tao at ito ang magtutulak upang gumawa ng pagtulong sa kapwa. Ginawa ng ating Pinasokristo mga bagay na ito sa kanyang pagtunghay sa mga pulubi, halimbawa sa mga may ketong at may makaramdaman na awa si Kristo, awang-awa sila sa kanilang mga abang kalalagayan. Sa patarap-harapan, nung siya lumalapit sa mga ito, nakita nilang tigib nilang paghihirap upang magbunsod sa ating Pinasokristo na sila ito. Tugunan sa kanilang mga pangailangan, sila ay pinagaling ni Jesus. Ito'y nakikita sa kagandahang kalooban ng ating Pinasokristong magtutulak sa sino mang tao basta ikaw may kagandahan ng kalooban tulad ni Kristo upang ikaw'y tumugon sa pangailangan ng iyong kapwa. Kaya sabihin, different motivations minsan na nangyayari. Alam natin, nagaganap pag malapit na eleksyon. Sorry for mentioning this, di ba? Kaya ibig sabihin, linangin natin na kakayang umunawa. The reason that we help other people is because nababagabag ka sa kanilang abang kalalagayan. There is no other motivations. Not because I'm running the affairs of my political life. Not because that I want to be tanyag at kilala sa mga tao. Kaya gusto kong ako ay very famous, kaya gagawin ko ito with all the pictures and so on and so forth. Pero, iba ang dapat munang maghari sa isang tao, ang kagandahang kalooban na walang personal na hiningi. There is no string attached, but because of that kagandahang kalooban, ito magbibigay para tumugon sa pangailangan ng kapwa. You should be perfectly motivated. That's the reason why we respond to the need of other people or needs of other people. Kung ang tuunang bahagi ito hindi naintindihan, kaya tinuloy pa ni San Mateo, ito ang isang napakagandang paglalarawan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Dalang habag ang nangyari sapagkat napakaraming tao na nagaling pa sa iba't ibang lugar, meron silang iba-ibang nilang layunin kay Jesus, kaya gusto nilang makita si Jesus, makausap man lamang. Yung iba naman doon gusto lamang mahipo ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesucristo. Kristo, meron silang personal na idudulog at ang makaramihan sa kanila with dire need of the help of people, making Jesus Christ, let him be aware of their needs. Di ba? Kaya ibig sabihin, pinakita sa ating mabuting balita ang pagtugo ng ating Pinasokristo. Manapag, ito rin ang dapat na maging tugo ng sino mang tao na kumikilala sa Diyos at nang papahalaga sa kanyang kagandahang kalooban.
Kaya sabi ng mga alagad na walang pakialam, pauwi na lamang po ninyo o pumunta sa mga nayon para doon sila bumili na kanilang makakain. Lulubog na po ang araw, Panginoon. Magdidilim na. Saan pupunta itong mga tao na ito? Nasagot na isip pa man ni Cristo, kawawa naman sila. Hindi ba sa dami ng mga tao dito, hindi naman na isa-isa kung ano kailangan nila. Pero sa pangkalatan, gutom na sila. Kaya sasabihin natin po sa Cristo, ilan ba, ano ba ang meron sa atin? Yun ang napakalaga. Yun ang napakahirap tignan maigi. Ano ba meron sa atin? O ba sabihin, ito na lamang para sa atin, pamimigay pa natin, Panginoon. Ito na lamang kakainin natin, limang tinapay at dalawang isda. Pagkatapos, ito lamang, ito pa ibibigay natin. Paano na tayo? Magugutom din tayo. Di ba? Sapagkat ang kagandahang loob, lakipan mo na isang pagmamalasakit, may dalang awa at abag ka sa mga tao upang sabihin, okay, sige, pakainin ninyo, no? Kayong mga alagad, pakainin ninyo ang mga tao, di ba? At hindi man sila dalawang isipan sapagkat pinaupo nila ang mga taong ito at ang nanalangin si Kristo sa dalawang isda at limang tinapay at upang ito ay paghati-hatian ng lahat, abay may lumabis pa. Ibig sabihin, kapag pinagkaisa-isa, pinagsama-sama ang lahat ng mga tao sa pagtutulungan, ay lumalampas pa sa talagang dapat na kailangan. Ito ang ibig sabihin. Oo, everybody is sharing the goodness of what life brings to them and everyone, because everyone is really being shared. Ito ay pinapakita ni San Mateo sa katauhan ng ating Pinuso Kristo. The sumptuous blessings will be outpouring to everyone because they share. Everyone is sharing whatever he has for the good of the people. Yan, pangkahalatan. Kaya the movement of the people is now geared towards the validity that whatever problem, everything will be solved sapagkat there is unity of purpose, unity of mind and heart, and of course, unity of one's faith in God. Ayan, inilalarap sa iba na hindi ganito ang nilalabas ng ilang pagnilay-nilay, gusto nilang mabuso. Kaya maraming sumusunod sa ating Pinuso Kristo. Ay, pupunta tayo kay Kristo, makakakain tayo, libre ang kain, mabubusog ka hanggang gusto mo. Kaya sabi ni Kristo, kaya ba kayo sunod na sunod dahilan sa gusto nyo mabusog, di ba? At the back of this, hindi lang nalalaman kung ano ibig sabihin. Pinahayag natin, God is the God of sumptuous blessings when people are activated in their desire to make everyone the gift of themselves, especially to the need of the poor and the downtrodden in the community. Kapag ang kablooban ng Diyos ay maghahari sa bawat isa, ay magkakaroon ng sama-samang pagkakaloob sa ipinagka na ibibigay o sharing nila para sa tao, ito ay lumalabis pa at nag-uumapaw sapagkat ito'y nanggaling sa Diyos. He is going to multiply whatever that we share in bounty and the goodness of one's heart or our hearts. Ito ngayon, at papanalangin natin, oh, of course, it is an individual undertaking. So that when everyone is doing what everyone is doing with the same heart, kagandahan ng kalooban, ito ang ibig sabihin ng ating pinusukod. Let us do these things as a community when we love everyone in the community, especially those in dire need of our help, sila ay matutulungan. Bakit ang hindi? Sapagkat meron itong pinagmumulan, meron itong sentro na dapat munang asikasuhin ng bawat isa, yung kaibuturan ng puso na bibigay ng kagandahang kalooban. Then you're going to be moved in pity so that you're going to respond to the needs of other people. Kaya ito yung palagi natin pinapanalangin.
Kaya tayo ay tumutunghay sa matutulungan natin sa gitna ng kalamidad, halimbawa. Ano kung dami yung kalamidad na tayo ay nakaranas. At alam natin kung paano ang ating pamahalaan ni Kumilos, ang mga iba-ibang mga samahan sa community ay kumikilos para magtulungan and so on and so forth. At upang sabihin, nagdalang habag sila sa kagandahang kalooban na mismong sa Diyos ay nanggaling. Si Kristo ang nabigay daan sa mga panukalang ito para makagawa tayo ng mga kababalaghan in order for everyone to be fed by the sumptuous blessings of the Lord today, tomorrow, forever and ever. Amen. Halina makapanalig at dumulog tayo sa Diyos sa lahat na ating mga kahilingan, pagpapalang handog sa magandang buhay na itinatalaga ng Diyos para sa ating lahat. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malalawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang maglagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ito, tataas natin ang ating mga kahilingang itinatangi natin upang ang pagdulog natin magkaisa sa isang napakagandang layunin ng buhay na may kagandahang kalooban tulad ni Kristong siya nabigay magandang halimbawa. May 2,000 taon na nakalilipas. Ito nawa ang ating kagandahang kalooban na sama-sama tayo sa lahat ng gawaing ito upang sa lahat ng pagtulong at kawang gawa sa ating kapwa ay magkaroon ng katugunan. Kaya sa pagtaas natin itong ating kahilingan, pagpalain nawa tayo hagda ng Diyos sa lahat ng kasagutan sa itong ating mamumunti at malaking kahilingan. Kaya ang lahat na ito yung sa amin ating pagdulog na huwag hubugin ang kagandahang kalooban sa atin ay nagtutumimo. Ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa buti ng trigo pagkain nagbibigay ng buhay mo. Pagkat inibig mo, ngayon na
kay mga kapatid, upa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikinalwod mong likain ng sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya tuodang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyong pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinialin namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose, na kanya dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos ang mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. May kagandahang kalooban si Jesus sa mga dukha at upang sa atin din, kapiling din natin sila na ngailangan na ating pagkalinga. May kagandahang kalooban nga ba tulad kay Kristo na binibigyan natin ng pagpapahalaga sa manangailangan? Atin ngayong awitin ang Ama namin. Sama pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kahirapan at kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
ng ating Panginoong Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming magmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin. Remun hostilio
Isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo at pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang padatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramento venere marcher nui et anticum documentum novo cedatritui precet vides supplementum sensum de fe Procedentin ab trofe comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praes te tisti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quaesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina.
Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentos Unit, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualati ka namin.